What's up mga kabaret? Magandang araw sa inyo at nandito na naman tayo sa isang edisyon kung paano tayo makakatulong sa ating mga heavy equipment operator dyan o gusto pang matuto. Ngayon ang pag-uusapan natin is at tuturo ko sa inyo kung paano mag-operate ng pumpcrete na 43 meters Junjin Hyundai. Yun ang tuturo ko sa inyo kung paano mag-operate. Sa susunod na ituturo ko is yung bulldozer tsaka bobcat. Pero ngayon, yung pumpcrete lang muna. Tsaka pasensya na kayo at medyo natagalan tayo sa paggagawa ng video kasi nung mga nakarang araw, medyo busy ako at tsaka maraming ginawa. Tsaka medyo nagliwaliw ng konti. Kaya, wala na maraming chat. Umpisa na natin. Kaya, eto na! Ito pala yung pinag-uusapan nating pumpcrete. Yan o. 43 meters. Yan ang i-operate natin ngayon. Yan ang ituturo ko ngayon kung paano gamitin. Yan. 43 meters yan hanggang 8th floor ang kaya niyang buhusan. Yan. Junjin. Ngayon, umpisa na natin ang pag-operate at pag-drive ng pumpcrete. Bago tayo mag-drive, kailangan muna nating lagyan ng hangin. Yan, hangin harap, likod, hangin. Tsaka naka-low. Yan. Ngayon, punta na tayo sa pag-set upan natin ng pumpcrete doon banda. Tara. Ayo. Set up tayo ng pumpcrete. Balik sa neutral, maxi. Ngayon, pagaganahin na natin ang PTO. Pakan ang clutch. Pindutin ang cruise. Ibaba ang PTO. Ikambyo ng 8. Tapos unti-unting bitawan ng clutch. Tataas tong RPM natin ngayon. Yun oh. Kailangan naka-low siya guys ha. Naka-low. Makikita mo naman kasi pag umang naka-ano dun. Ngayon tong remote. Pagaganahin natin itong remote, pailawin natin siya ng green. Yan, buhay na siya. Bago natin i-set up, kailangan muna nating ito nakababa. Ibaba muna natin to. Para gumana ang paa. Thank you.
ganun din dito sa kabila. Ngayon, nakaset na yung paa. Nakaset na. Kailangan elevated siya. Ito. Kailangan na sa gitna. Ngayon, isiset na natin. Itataas na natin yung mga kamay niya. Para maitaas yan, kailangan natin tong itaas. Diba nakababa yung kanina? Pag binaba, paa ang gagalaw. Pag tinaas na ganyan, pwede mo nang gamitin tong 1, 2, 3, 4. Diba naituro ko na kung ano to? Ganito ang 1. Pindutin mo pataas. Tataas yan. Kailangan nakapagong o rabbit para mabilis, i-rabbit natin. Pag ibababa mo, bababa din. Ngayon, pag pinihit mo siya pa ganito, magsuswing naman yan. Pagsabayin mo, maangat na nagsuswing. Number one yan, ha? Number one. Number one. Pagaganahin naman ngayon natin is yung number 2. 1, 2, 3. Number 2. Tulak lang to, tulak. Itulak lang siya. Tinulak mo yan. Bubuka yun. Pag pinihit mo pa ganito, babalik. Kaya ibuka natin maigi. Ang pinaka-importante sa pamkrit, guys, is yung pagsiset up. Kasi kailangan elevated. Kaya kailangan malayo sa mga kanal para hindi matumba. Kasi sa bigat na yan, tutumba yan pag hindi pantay yung pagkaka-setup mo. Number 2 yan, number 2. Ito yung ginagalaw natin. 43 meters tong concrete natin, guys. Itaas natin maigi yung number 2 para mabukan natin yung number 3. Number 2... Medyo itaas natin itong number 1. Tapos number 2 uli. Number 2 yan, ha.
number 2. Pag naka nakaangat ng ganyan, ganyan, sa tingin mong hindi nasasabit yung nandun, oh, yung dyan, yun ang titignan mo, eh, yan, oh. Pwede mo nang galawin tong number 3. Tulak mo ulit. Lahat patulak. Kung gusto mong ibalik uli, ganun ulit. Pagtiklop yan, pagtiklop. Pagtapos ka na magbuhos, yun naman ang gamit niyan. Number 3 yan, ha? Number 3. Ang number 4 guys is ito. Sa ganun. Sa side. Pag ititiklop mo siya, pakaliwa. Kailangan natin ibuka. Ibaba natin yung hose. May number naman tong ano, itong galamay niya. Ang number 1 yung pinakamalaki sa una. Number 2, number 3, number 4. Kailangan natin ibaba yung hose. Yan ang number 1. Number 2, number 3, number 4. Pero ang controller niya dito, tatlo lang. Ang pang-apat is ito. Ito naman is swing. Pinate mo. Swing kabila. Pag pinit mo pa kabila, swing din. Pero ibaba muna natin yung hose bago natin itaas ulit. I-set up maigi. Always natin itong i-check kung gumagalaw o hindi. Kasi dito natin makikita kung lumulubog yung paa o hindi. Kanina hindi ganyan. So ibig sabihin gumalaw ang paa. May lumubog na parte. Kailangan itaas ulit para hindi matumba ang pump creep natin. Natanggal ko na yung hose, kaya kailangan natin iangat. Nakayuko pa yung number 2, kaya number 2 ang gagalawin natin. Number 2, iangat natin maigi. Iangat, 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 iangat. Iangat maigi ang number 2. Bagos, ibuka ang number 3. Ibuka ang number 3. Ibuka. I-swing na natin sa mismong pagbubuhusan. Ang pag-swing ay ganito. Pero kailangan ipagong muna. Huwag mo nang irabit kasi ang pag-swing delikado. Baka biglang lumubog yung paa. Nakapagong lang siya. Swing na natin. Yan o. Pihitin mo lang pa ganyan. Pag binaliktad mo naman, pa ganun yung swing. Doon natin isi-set up sa bubuhusan. Swing, swing, swing. Nga pala, itong hawak nating pump crate is hanggang 8th floor pag talapag na building ang kaya nating abutin. Pag pinuwid natin yan talagang taas na taas, 8th floor. Pero dahil dito, bahay lang naman na ganito, duplex ang ginagawa, easy lang. Kaya kahit ilang sunod-sunod dyan, kung kahit sa kabila, hindi na mayroon pag-set up kasi malaki itong pump crate natin. 43 meters. Bale, ito na yung nakaset up natin na pump crate.
Hihintay na lang tayo ng mixer para magbuhos. Ulitin ko. Hangga. Ito, switch on off. Ito is pag nakababa, naka-reverse yan. Walang mahuhulog doon na halo. Pabalik, pataas. Pag pinas mo yan, pag may mixer na dyan sa likod, naghahalo, pabuga naman yan, pabuga. Para mabuhay yan, ito ang on. Pindutin mo pataas. Yan. Narinig nyo yun, nagpa-pump na yun. Pag pinatay mo, ganun lang. Patay uli, wala na. Pag natapos ka na nagbuhos, maglilinis ka na, ito ang gamit nyan. Ibaba mo siya. Tapos ito, controller ng halo na lumalabas. Controller ng buga. Kung gaano karaming buga ang gusto mo. Pag ganyan, naka-pull, sobrang daming buga niyan. Puno yung hose na yon, puno. Para hindi mahirapan din yung tagawak ng hose, kailangan gitna lang. Ito sensor ng remote. Ang sensor niya nasa loob dun sa operator's cab. Ito, pag nagka-problema, itong emergency stop, pindutin mo lang to, pisilin mo lang, hindi nagagana ang pump crate lahat. Lahat, hindi nagagana. Kaya pag pinindot mo to, ganyan, kahit buhayin mo to, ayaw na, kasi naka-emergency stop. Kailangan mo ulit pihitin pataas para yun. Tapos pag pinindot mo to, yan, gagana na ulit. Tutunog na ulit doon. Tapos ito naman, pag namatay yung makina mo na nasa malayo pa, kumbaga nandun ka sa taas, imbis na i-start mo ng susi, pindutin mo na lang to pataas. Kasi ito taas ng RPM. Gano'ng kalakas. Subukan natin itaas yung idle. O, narinig nyo yun. Tumaas yung idle kasi pinipihit natin pataas. Pag pihit natin pababa, yun, bumababang idle. Tsaka ito, naituro ko na, pag binaba mo yan, paa ang gagalaw. Pag itataas mo yan, itong galamay ang gagalaw. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, tapos yung pagong. Tapos, wala naman ang importante, battery lang, pag nagpalit ka. Yun lang naman. Nandyan na ang supplier natin. Kailangan na natin itong itaas para mag-pump. Kasi nandyan na ang supplier natin, oh. Terra Vera. Thank you.
kalahati lang. Para hindi mahirapan yung tao doon, no? Masyadong malakas yung pressure. Hindi niya kayang buhatin. Bale, sa paglilinis naman is madali lang. Kailangan mo lang i-switch na naka-reverse, tapos buhayin mo siya hanggang sa tumunog yung nasa kwet na nasa likod bago ipasok yung bola sa pinakadulo ng hose dun sa tinanggal kong kanina nakalawit. Tapos yun, sisipsipin yun, sisipsipin ng pangkrit hanggang sa umangat, lilinisin niya yung mga tubo. Tapos para malaman mo nandun na sa dulo, dun sa pinagbabagsakan ng halo, para malaman mo kung nandun na yung bola, is ipatiktik mo yung huling tubo doon sa dulo. Maririnig mo naman siya sa hose eh, kung nakalampas na yung bola, kasi maririnig mo yung tunog ng tik-tik. Bagus, kailangan pag narinig mo na yung tunog na yun, ibig sabihin nakalampas na yung bola sa mga tubo, ibig sabihin malinis na lahat yung tubo na yun. Kaya naka-reverse yan, naka-reverse. Nakababa yan, oh. Naririnig nyo yan, inihigop niya yung bola. Pag narinig natin yung tik-tik dito, ibig sabihin malinis na yung tubo natin. Pakinggan natin. Ganyan ang paglilinis, kailangan naka-reverse to bago pasok dito yung bola. Ayan o, naririnig na yung tik-tik, tinitik-tik doon ang kasama ko. So ibig sabihin, nandun na, malinis na, kailangan nang patayin. Patayin ulit. Sa kabila. Ito muna. Ngayon, dahil tapos na tayo magbuhos, kailangan natin mag-drive. At pupunta to sa linisan para malinisan natin yung pump crate. Ngayon, papatay natin ang PTO. Ganun ulit. Hapak ang clutch, pindot ng cruise, itaas ang PTO, neutral. Ang tanong, bakit may check engine? Subukan natin yung accelerator. Yun. So, ibig sabihin, may tubig ang diesel natin, guys. Kailangan nating linisan ulit ang filter. Bukas, kailangan ko linisan. Ngayon, magdadrive na tayo. Pupunta na tayo sa paglilinis. Oh. Hindi ba dito aagos?
lang. Gagarahin na tayo. Ito tayo sa garahean.